Kapatid, alam natin na nararanasan natin yung kabutihan at pagpapala ng Panginoon, amen, no, amen, sa ating mga buhay. At ngayong umaga po na ito, no, before we go to the Word of God, batiin muna natin yung mga... Yeah, may 14,000 na tayo. Ayan na, 14,000. Hindi, sa akin 16, no? Oh, 16,000 na tayo. Grabe naman. Magkaiba tayong channel. Sa akin, 14 pa lang. Ayan, good morning po kay Brother Ruben Garedo. Ayan, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ayan, magandang umaga din kay Brother Joshua Segismundo. Segismundo, yun. At kay Pastor Stanley Tayhon, ang tatay ng kambal. At gwapong-gwapo yan. Ayun o naman. Ayan. Sabi ni Pastor Stanley, mapagpalang araw po AFJC. Ngayong umaga po na ito, mga kapatid, no? Di na natin patatagalin pa. But before we go to the Word of God, we encourage you again na magbigay po kayo ng ano, ng reflection po ninyo. At syempre, no, yung magiging reflection po ninyo, yung mga makakabasa din po niyan, ay it will be a great encouragement din yan sa kanila. Ngayon, sakto, kakapasok lang. Mm-hmm. Nanonood ngayon yung ano, yung antag nito. Yung sintang iniiro nung nagpaawit kanina. Ayan na. Ang kasi niya. Magandang-magandang umaga, Ate Kari. Ayan. Pakilala mo na. Pakilala mo na yung mag-share. Sabi ni Kayano, pabira, sabotahe ito. Sige po, ngayong umaga po na ito, tayo po ay makikinig ng salita po ng Panginoon at ihanda po natin ang ating mga puso at isipan na tanggapin yung salita ng Diyos ngayong araw po na ito. And please welcome the servant of God. Wala pong iba kundi si Pastor Alan Adorna. Hey, magandang umaga po sa bawat isa, wherever you are today po, mga kapatid. Please just sit back, relax, at tayo po ay mapalakas ng kanyang salita sa umaga pong ito. At sa umaga pong ito, mga kapatid, no, please, we encourage you once again to please do comment down below lahat po kung ano pa mga reflection at in-impart po ng Lord sa inyo sa umaga pong ito. So, let's get it on po sa salita ng Panginoon. At our title sa ating pong devotion po ay Pag-asa ng Buhay. Alam niyo po, mga kapatid, sa buhay po natin, no, at lalo na po sa ating pong kapanahonan, ang dami po mga pangyayari na dumadating po sa ating pong buhay, hindi lang din po pampersonal. Even in our country po, a lot of things happen, no? Ang mga gastos nagsisitaasan, yung mga bilihin nagsisitaasan. Oh, tapos yung petrolyo tumataas, ang dami pa mga injustices na nangyayari sa ating pong paligid, ang dami pong mga kaguluhan na nangyayari. And because of that, hindi natin maiwasan na tayo po ay minsan ay naapektuhan sa mga pangyayarin po ito. Sa punto po na tayo po ay napapatanong, Lord, nasan ka? No? Lord, nasan ka? Okay, sa gitna ng mga sitwasyon, sa mga pangyayarin nito sa ating pong buhay. Kaya po, wag po natin kakalimutan na kahit may mga pagsubok, kahit may mga pangyayaring di maganda sa ating pong community, maging din po sa ating pong buhay, wag natin kalilimutan ng Diyos ay lagi pa rin nandyan, na si Lord pa rin ang tanging pag-asa ng ating pong buhay. Kaya ating pong basahin sa ang... sa Biblia, sa Mika chapter 7 verse 7 po, at basahin po natin sa Tagalog, no. Sabi po dito, ngunit para sa akin kay Yahweh ako mananalig, hihintayin kong may pagtitiwala ang Diyos na magliligtas sa akin at ako'y kanyang diringgin. Pagpalain ang pagkabasa ng kanyang salita sa umagang ito. At ito po, mga kapatid, itong binasa po natin, itong Mika po, mga kapatid, no. Si Prophet Mika po, mga kapatid, itong sulat pong ito is minor prophet po siya sa Bible. Hindi pa tinawag po siya minor prophet hindi dahil sa kung konti lang yung nagawa niya. Tinawag po siyang yung book na to, yung minor prophet dahil sa yung mga chapter, no, nipis ng na kanyang nasulat sa Biblia. So, kaya yun po, mga kapatid. And then, makikita po natin dito, mga kapatid, no, na itong Micah chapter 7 verse 7, kapag binasa po natin ito from verse 1 po, mga kapatid, makikita natin yung disappointment niya, yung frustration niya, dahil napofrustrate siya dahil
na-witness niya ang daming mga injustices na nangyayari sa kanyang lugar. Okay, sa Judah. And that time po mga patid, ang dami po mga cases ng patayan, ang dami mga cases ng gulo, mga corruption na nangyayari sa kanyang bansa, sa Judah. Ang dami po, sa punto po mga patid na ang dami mga foreign people na tumitira na sa kanila. At ang nangyayari po mga patid, itong mga foreign people na to, na i-encourage, na i-influensyahan itong mga taga-Judah, itong mga Israelites na gumawa din ng hindi tama sa harapan ng Diyos, sa punto po na wala na silang pakialam sa utos ng Panginoon, wala na silang pakialam sa kanilang covenant sa Panginoon. They forgot the covenant of God sa puntong pong ito. That's why Micah, si Prophet Micah po, grabe yung pagka-upset niya sa nangyayari sa kanyang paligid. Okay? At ganun din po sa ating pong buhay po mga patid. Sometimes po mga patid, we feel upset sa mga nangyayari po sa ating pong paligid. We feel upset, bakit ito? Bakit yung may-ari ng bahay, yung nakulong pa? Okay? Tapos pinanigan ng hustisya yung umakyat ng bahay, tapos ang pinakulong yung may-ari ng bahay. Bakit ganun, di ba? Bakit ganun? Bakit ganun ang tagal ng hustisya? Di ba? Bakit ganun ang daming mga korupsyon na nangyayari sa punto na parang ang lakas ng loob nila na gumawa ng krimen sa maliwanag pa? Di ba? So makikita po natin that sometimes in our country, we feel not safe. Amen. At mas lalo pang lumalala ang sitwasyon, mas lalo pang lumalala ang korupsyon. But let us be reminded that God is still in control. Mga patid, that God, sa Diyos lang natin matatagpuan ang pag-asa at wala na pong iba. With that thing po mga patid, we will be reminded po mga patid na hahanapin lang natin ang ating pong pag-asa, wala pong iba kundi sa Panginoon. Amen. Why? Because God is all-powerful. God is in control. Wala pong mahirap sa Kanya. Kasi kapag linagay natin ang ating pong pag-asa sa ibang bagay, kapag linagay natin ang ating pag-asa sa isang mga tao, mga patid, we will fail. Okay? Kasi yung halimbawa, yung tao may pag-asa ka sa tao na yon, tao din yan, nagkakamali din yan. Amen. Kaya po mga patid, let us be reminded, let us put our trust to God, kagaya ni Micah. Okay? Nilinagay niya ang kanyang pag-asa sa Panginoon, even though a lot of injustices, a lot of corruption happening around sa nangyayari sa kanyang paligid. Likewise din po sa atin, mga patid. In our country, a lot of injustices, a lot of corruption, but let us not be moved sa mga pangyayari na yun. Let us learn to put our hope in God. Amen. And then also in our life, also mga patid, in our personal life, sometimes when we pray, ang tagal na natin pinagpe-pray, halimbawa mayroon kang karamdaman, ang tagal mo nang pinapanalangin, Lord, gusto kong gumaling, Lord, gusto kong maka-breakthrough sa karamdaman pong ito, sa karamdaman kong ito, but yet, habang tumatagal, mas lalo pang lumalala, but do not be moved, huwag kang matakot. Amen. End of the day, hanggat meron kang Diyos, huwag kang matakot. Amen. Kung mamatay ka man, okay lang. Kasi alam mo bakit? Alam mo kung pagdating mo sa kabilang, sa eternal, kasama mo ang Diyos. Hindi ka talo. Amen. Kaya po mga patid, no? Whatever happen in our life, sa community man, even in our personal life, ilagay, lagi nating matutunan. Have an attitude to always put our hope sa ating pong Panginoon. Dahil siguradong hindi ka mabibigo, hindi ka mapapahiya. Walang taong napahiya once na sila ay natutong magtiwala, ilagay ang kanilang pag-asa sa ating pong Panginoon. Kaya po mga patid, I hope and I pray sa oras pong ito, tayo po ay may natutunan ngayon sa maga pong ito. And I do believe that God is speaking to you today. Whatever situation you have, just put your hope, your trust to God po mga patid. Salamat po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po o Diyos sa umaga pong ito, God Lord. Lord, we pray, God Lord, sa mga nanonood ngayon, God Lord, whatever the situation that they are facing right now, Lord, Lord, help them, God Lord. Lord, palakasin niyo po ang kanilang pagtitiwala sa iyo. Palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya. Magpakilala po kayo sa kanila. Lord, paglalimin niyo po, Panginoon, ang kanilang pagkakilala sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, sa mga oras pong ito, sa mga nanonood ngayon na may mga karamdaman, I pray for the healing right now in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. We pray sa umaga po
pong ito, ikaw na luwalhati, ikaw ang naitaas. Ito ang aming pong panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.